Hello mga ka-NMT, so pag-uusapan natin dito yung upcoming node sale ni Nemesis Downfall. So bago kayo umalis, I hope pakinggan nyo muna to kasi napakaganda ng pag-uusapan natin about node. So this is the moment para mas maintindihan natin yung node and paano ba nito matutulungan kayo financially in the long run. Share ko muna sa inyo guys yung kwento ng isa nating kaibigan na meron siyang node from Gala Games. Long time ago guys, binili niya yung node niya, mga worth 200 or 400k yata kung tama yung pagkakaalala ko. Alam niyo ba yung presyo ng node niya ngayon ay 7 million or more na at this moment? So kung tama yung pagkakaalala ko, parang mga 700 tokens ng Gala Games yung na-earn niya dyan per day. So passive income na yon para sa kanya. So ang Gala Games guys, hindi na lang sila gaming. So meron na silang music, meron na silang movie. So imagine niyo yung naging impact talaga nito sa presyo ng node niya. Kaya yung value ng node niya guys talaga nag-multiply. Imagine mo ako nakabili ka ng 100 USD na node. Tapos nag times 5 na siya or times 10. So pwedeng-pwede mo na siyang ibenta, doon pa lang bawing-bawi ka na. Pero karamihan talaga ng bumibili ng nodes guys, so ginagamit talaga nila yan pang long term. So ngayon, pag-uusapan natin, ano nga ba itong node, ano bang gamit ito pagdating sa blockchain? Para mas maintindihan natin yung node guys, kailangan muna natin maintindihan yung blockchain. So kaya sinabi siya na blockchain, so magkadugtong yan ng mga blocks of information. So meron niyang mga nagkokonekta. So, dun pumapasok yung mga node. So, naalala nyo ba yung mga nagsisetup ng sangkatutak na mga GPUs, guys? Eh, nagmimina na sila ng Bitcoin. So, yung mga ginagamit nilang GPU na yun, guys, tumutulong yun na mag-verify dun sa mga transaction na nangyayari sa blockchain. So, yan yung traditional na alam natin. Now, ito yung maganda na dito sa node. So, hindi na natin kailangan, guys, mag-setup ng mga ganong kalalaking mga machines or businesses para lang magkaroon tayo ng token ng isang network. So, dito na papasok yung node. So, kapag meron tayong node, tumutulong yan to verify yung mga nangyayari dun sa blockchain. So tayo, pag-uusapan natin itong meron sa Nemesis Downfall. So yung node sale ni Nemesis Downfall guys, mangyayari yan on August 27. So yung presyo niyan guys, mag-i-start siya sa 100 USD. So first batch pa lang to guys, 500 lang yan. Kapag naubos yan, magkakaroon niya ng second batch and magmamahal na yon. Sigurado ako, hindi na yon 100 USD. So share ko na lang sa inyo guys kung bakit ako bibili nung kanilang node. So please take note bago ako mag-share guys, ito po ay hindi financial advice. So ito pong mga share ko ay personal view ko lang to, personal opinion ko lang and personal goal ko lang to. So it's up to you pa rin guys kung gusto nyong subukan to. Syempre pagdating sa crypto, we have to remember still high risk pa rin yan guys. So we don't know kung kikita talaga kayo dito. That being said guys, so tara, share ko na sa inyo kung bakit ako bibili nung kanilang node. So una dyan guys, meron na akong community na naglalaro ng Nemesis Downfall and na-enjoy ko yung game. So for me as a content creator, habang nilalaro ko to long term and kung meron akong node, tapos yung community ko naglalaro nito, so ibig sabihin ginagamit nila yung network na kung nasaan si Nemesis Downfall and for me magiging passive income yun. So another thing pa guys, nakipag-partner sila sa mga tropa natin sa Galic Games. So ibig sabihin yung team na tumutulong to market and to promote itong Nemesis Downfall guys, eh meron dyan mga veterano na tumutulong. Third na dahilan ko guys, ito chismis-chismis pa lang naman to, hindi pa naman to guaranteed. So dahil nga yung mga tropa natin sa Gala Games ay tumutulong na i-promote itong Nemesis Downfall guys. So para lang po sa inyong kalaman, ang boss natin is si Jared Dillinger po from Inebra. So PBA basketball player po siya. So partner din siya with Gala Games guys. And dahil nga connected sila, so dun sa mga chismis na nasagap ko guys, parang hihingi ng tulong itong Nemesis Downfall, hindi lang kay Boss Jared kundi sa iba pang PBA players para i-promote itong Nemesis Downfall. Pang-apat guys, and eto na yung panghuli. So ang target ng Nemesis Downfall, maging available din yung game na to sa Android devices at iOS. So imagine niyo yung magiging impact nun dun sa community
Na lalo na alam naman natin na 80 or 90% ng community members natin sa crypto dito sa Pilipinas ay cellphone users. And I believe guys, kapag nangyari na yun, yung isang loan guys, magiging very important na siya para ma-maintain yung mga verification, yung mga transaction na nangyayari doon sa network. As long as meron ka na niyang node na yan, tapos yung network tsaka yung game eh patuloy, so tuloy-tuloy ka makaka-earn dyan ng token nila. That's it for me guys. Yan po yung 4 reasons ko bakit ako bibili ng node nitong Nemesis Downfall. So I hope meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung nagustuhan yung ating video guys, don't forget po to hit the like and subscribe button. So ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!